Magandang buhay mga kanapa. Narito ako ngayon para magbahagi tungkol sa nyog, ang isa sa mga pangunahing bungang kahoy na nakikita natin dito sa ating bansang Pilipinas. Alam naman natin na sa lahat ng larawan nung tayo ay bata, kapag pinag-drawing tayo ng tungkol sa Pilipinas, buhay sa Pilipinas, laging kasama yung punong kahoy ng nyog, sapagkat ito ay napakarami at laganap sa ating bansa. Naalala ko noon, nung ako ay bata, may bumibisitang tenant o magbubukit sa aming bahay kada tatlong buwan, at laging nagsusulit o nagbibigay ng bayad. Naalala ko pa noon, nung bata kami, na kami yung nagbibilang ng pera na tigda 2 piso, 5 piso, 10 piso, 20 piso bilang kabayaran doon sa nakuha niyang nyog. Later on, napag-alam ako na siya ay pala ay nagko-kopra. Yun ang una kong karanasan ng ginagawa tungkol sa nyog. And later on, alam naman natin sa araw-araw nating pagkain ay nagkakaroon tayo ng mga ulam na gamit ang gatak ng nyog. Kaya nung bata ako, lagi ako nauutusan na magkayod ng nyog. At doon ko naranasan yung hirap, o siguro yung experience ng pagkakayod ng nyog. Ngayon na lamang sigurong naging malaki na ako at tumanda, doon ko mas natutunan ang mga practical na paraan paano maghanda ng gata. At ngayon, sa bahaging ito ay sasabihin ko at ipapakita ang sustainable way of preparing coconut milk. Sustainable in a sense na hindi mo na kailangan gumastos pa ng pera para bumili, mag-process ng gatak ng nyog gamit ng makinarya. Kundi siguro sa mano-manong paraan at kung ano man ang available resources ninyo sa bahay, ay makapaghahanda ka na ng gatak para sa inyong pagkain at lutuin. Narito ngayon ang isang halimbawa ng nyog. Kung paano magbubukas ng isang nyog. Mapapansin nyo, may 3 bilog. Para daw mabuksan ito ng tama at buo, ay dapat ang pagtama niya at pagbukas ay nasa tamang lugar. Paano mo malalaman ang tamang lugar ng pagbibiyak ng nyog? So hanapin mo yung 3 butas, at sa 3 butas na to, parang hanapin mo yung parang 2 mata. Kaya kung mapapansin nyo, sa 3 butas, may 2 butas na parang may kilay. Siguro hawakan nyo, hipuin nyo, salatin nyo, makikita mo itong lugar na to ay parang kilay. So ito yung 2 mata na may kilay, at siguro ito yung bibig. So ang tamang lugar ng paghahati ay sa ibabaw ng 2 mata. Dito mo